Pag wala po akong time na papasok, tutulong po ako kay mama para naman po makatulong. Ginawa ko po yung ano, puhunan po. Nagtinda po kami sa elementary. Nagtinda po ako ng halo-halo po ng 2 days. Possible po na mabigyan po ako ng scholar. Yun, ano po, tuwan-tuwa po siya kasi makakaano po sa amin. Gusto ko pong bumawi sa kanila kasi grabe po rin po yung sakripisyong ang binibigay po nila sa akin. Magandang hapon sa lahat ng manonood natin dito sa ating platform na YouTube channel, dito rin sa ating Facebook page. Sana po inaanyahan ko lahat ng viewers ko dito sa Facebook na bisitahin nyo rin naman yung ating YouTube channel, Marcos TV channel din po. Sana dumami rin tayo dyan na magsama-sama. Ngayong araw po ay kasama ko si Hiran, si Commander Rando, may tinutulungan sa kabila. Pupuntahan natin, bibisitahin natin si Maruya Girl. Kasi may mga nalaman ako dito sa mga kapitbahay nila about sa kanila. So, sobrang init. Basang-basa yung damit namin sa pawis, pero okay lang yan. That's life. Oh! Makikita natin dito sa kanila, napaka-presko ng ano nila, ng lugar nila Sheila May dito. Talagang gugustuhin mo talaga siguro dito na umuwi kapag nag-aaral ka ng kolehiyo sa malayong lugar. Talagang gugustuhin mo umuwi kasi nandito yung peaceful sa lugar nila. Ayan oh. Grabe. Pag dito ka rin sa tumira, anong gagawin mo dito? Tatanim kung may lupang ano. Magtatanim, baka mangunguha ka lang ng tanim. Hindi rin. Depende sa pag-uusap. Pero so okay dito. Maganda dito ano? Pwede itong magano, yung maghahayupan ka. Oo. Tay, kayo yung tatay ni Sheila May, di ba? Opo. Ilang taon na kayo ulit, tay? 62. 62? Okay. Ngayong araw, tay, saan kayo pupunta dapat? Kapalaga nga po, may bibili kayong bigas. Bibili kayong bigas? Ah, bakit itong palaya na ito? Kanino ba ito? Ay, hindi sa amin. Alam ko sa inyo ito. Doon kayo bumibili ng bigas, bakit ang layo naman? Ay, wala nito matulhan. Ah, okay, tsaka mas mura siguro ng konti doon, ano? Si Sheila May po ba andyan ngayon? Andito po. Andyan, okay. Okay, dito tayo sa munting kubo nila Sheila May. At may lakad yata sila ni Papa niya ngayon. Sarap ng hangin dito. Hello po. Oo. Tayo. Bukas sa bahay namin sila, May. Kamusta ka naman? Okay lang naman po. Okay lang naman. O, kamusta sa, parang balita ko, naligo yata kayo. Mm-hmm. Kanina po, mama. Ano bang meron ngayon? Ba't ang daming naliligo na tao ngayon? Anong meron? Ano po, mahal na araw po. Ah, mahal na araw, okay. So, ngayong araw ba, hindi kayo nagtinda ng, ano, ng maruya, ganyan? Hindi po kasi yun nga po, nag-band, nag-outing nga po kami. Pero nung mga nakaraan po, yung binigay nyo nga po sa akin na 1,000 nga po, ano, ginawa ko po yung ano, puhunan po, nagtinda po kami sa elementary, nagtinda po ako ng halo-halo po ng 2 days. Galing ni Sheila May, napakaliit na bagay pero pinapahalagahan yung mga ganung bagay. Si mama mo ngayon, nasaan pala? Andito po sa loob, na tulog nga po ginising ko at sabi ko, andito nga po kayo. Dapat di mo nalang ginising. Oo. So, ngayon, hanggang kailan ba yung bakasyon mo dito? Ano po, Monday po, may pasok na po ako ng Monday. Balik na rin po sa dahil. Okay, balik ka na sa dahil. Tapos, every anong araw yung wala kang pasok? Ano po, ano po kasi sa isang buwan po kasi, meron po akong pasok ng Saturday. Dalawang beses po yun sa isang buwan. Dalawang beses? Kaya, minsan po, twice lang po ako nakaka-uwi ng ano po, isang buwan. Okay. So, ang ibig sabihin yan, hindi ka na rin yung parang ganito na makakapag-stay ka ng ilang araw. Hindi talaga ito yung ganito yung usual na nangyayari. Okay, kapag ano lang talaga, may okasyon, ganyan. Okay, so, sila may tatanong lang sa'yo. Yung sa course mo, kumusta? Kumusta yung pag-aaral mo? Kumusta yung ano, mga grades mo? Okay lang din naman bukas ay nahihirapan din po kasi hindi naman po ganun kadali yung course nga po na kinuha ko. Pero okay na kaya naman. Ito bang course mo na to? Ito talaga yung gusto mo? Ever since, ito talaga? Anong grade, year mo ito naisip na ito talaga yung gusto mo? Ano po ako, di ba po nung elementary po tayo, lagi po tayong pag graduation po, di ba po meron po tayo sinasabi na pag laki ko, gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan po. Kaya nung elementary po ako, yung po talaga yung sinasabi ko na gusto ko talaga maging. Okay, so yan yung kaya nga yung iba naming tinutulungan. Lagi namin silang tinatanong, ano ba yung gusto mo kapag nag-kolehiyo ka?
Kaya lang yung iba sa panahon doon hindi pa nila masagot, hindi pa nila alam. Pero hindi kagaya ni ano, ni Sheila May na simula pa lang, alam na niya kung ano talaga yung gusto niya, di ba? Okay, parang may nakapagsabi sa akin na religious family daw talaga kayo. Totoo ba yun? Okay, anong religion? Ano bang ano nyo? Ano religion po kami? I'm born again Christian po. Okay, so nagsisimba kayo kapag ano? Okay, so ikaw ba? Sumasama ka din? Simula nung... Opo, simula pagkabata ko naman po, nasama na rin po ako sa mama ko nga na magsipasipo. Good job yun. Dapat din kasi importante, malapit din tayo sa taas, no? Kaya siguro din binibigyan kanyang blessing ni God. Para may nakapagsabi lang din sa akin na ito bang bahay ninyo, eh sino talaga yung may-ari nito? Kapatid ko po. Okay. Yung panganay ko pong kapatid. Okay, so ano yun, yung family nila kapag ano, dito din sila kapag umuwi sila dito, dito din opo, talaga. Opo, nag-stay din po sila dito. Yung panganay ko pong kapatid nila, nagsabi ko nga pong natulong din po pag-aaral. Okay, so malinaw na sa atin ngayon na itong bahay po na tinitira nila ngayon ay ang may-ari nito ay yung kapatid ni Sheila May na panganay. So sila mama mo eh talagang kumbaga dito na lang din pinatuloy ng yung mga kapatid ng yung kapatid na panganay. Pero kapag umuwi nga sabi mo yung panganay nyo dito rin talaga sila. So ngayon si nanay nagising. Ngayon si nanay. Pagod siguro sa paliligo si nanay, no? Okay. Sheila May, sa totoo lang kaya kami din napunta dito. Kasi nga nilalakad ko sana yung scholarship mo. Gusto sana namin na matulungan ka, kaya inaalam namin yung pag-aaral mo, kung baka mamaya si Sheila May mayaman pala, di ba? So sa kanila na nanggaling na hindi naman ganun. Kung mayaman si Sheila May, gusto yung maglalako pa ba si Sheila May, di ba? Doon na lang natin tingnan si Sheila May ba, magtsatsaga pang maglako kung okay na yung buhay nila. Kagaya nga niyan, yung binigay natin ng napakaliit na bagay, ginawa pang puhunan pala sa paghalo-halo. Sino nakaisip nun? Ako po talaga. Ah, ikaw? Ay, nung ano po, nung pagka-uwi-uwi ko po talaga galing Daet, sabi ko kay mama, gusto ko po talaga magtinda ng halo-halo. At sabi niya mo po sa akin, pautangin niya daw po ako ng ano, ng 1,000 nga po. Kaya para pag may ano na po, nabawi na, babalik ko na po sa kanya pag ay ano. Ay, dahil dumating naman po kayo, kaya blessings din po kasi yun nga. Okay, kumusta naman yung pagtitinda mo doon? Okay naman po. Okay naman, kumita naman. Kagaling. Yan ang madiskarte sa buhay na sinasabi. No, hindi kailangan na porque sabi ko nga eh, ganito yung looks natin eh, mahihiya na tayo maggawin yung ganitong ganyan. Eh, kami ni Rans, yung bata kami yan. Alam ng mga kababata namin, naglalako kami niya ni Rans ng pinya. Di ba, Rans? Ako yung taga-bitbit, siya taga-sigaw. Tandem kami niya ni Rans dati. Siya ang ako taga-bitbit, siya taga-sigaw ng, ano, ng pinya. Yung bata kami. Kaya related, kumbaga relate ako sa story ng buhay ni Sheila May. Kasi nga, kaya nga natutuwa kami na bumalik dito at mag-share yung kwento ng buhay niya. Kasi nga, relate talaga kami ni Rans sa ganyan na gawa. So, yun, Sheila May, sana... ngayon yung sabi kong scholarship is gusto din sana namin na one time makapunta kami sa school mo. Siyempre makausap din yung teacher mo kung ano yung status mo nga doon sa pag-aaral mo, di ba? Tapos doon magde-decide kami na kung mabigyan ka namin ng blessing na scholarship, ano? Okay lang ba sa iyo? Okay. Sa tingin mo kaya, kung mangyari, makatulong kaya yung bagay na yun sa'yo? Malaking blessings mo yun para sa akin. Malaking blessings, no? Kasi yun kasi iniisip ko, hindi naman kasi mga magulang ni Sheila May yung nagpaparal sa kanya, kapatid lang niya na panganay. May kahit po sabihin natin na nagsisikap yung tao at medyo nakakaluwag sa buhay, may pamilya na po kasi yun na dapat Mabait nga din yung mister ng ano mo, no? Ng ate mo, di ba, Nay? Kasi hindi lahat ng partner pumapayag sa ganyan. Merong isa ba, halimbawa na lang, yung lalaki, gusto niyang tulungan yung kapatid niya, meron dyan isa na kukontra minsan. Halimbawa na lang, yung babae, wag kasi tulungan mo na yung pamilya natin, ganito ganyan, di ba? Pero yung asawa ng ate mo, okay lang sa kanya na pinag-aaral ganyan ng ate mo. So, yun, anong pangalan niya, batiin natin? Si Kuya Ryle, asawa po ng kapatid mo, si Kuya Ryle po. Yan, si kay Kuya Ryle. Shoutout sa'yo at salamat kasi pinapayagan mo yung kapatid nila na tustusan yung pag-aaral nila Sheila May para makapagtapos itong dalawang magkapatid pa yata to nakaalis, di ba? Okay. Yung kapatid mo palang isa, nasan yun? Nandito, nakauwi po kaganina.
Ah, umuwi kanina. Pero tulog. Tulog din po. Huwag na natin gisingin kasi mahirap pagod. Siguro nag-swimming din kasama sa swimming. Huwag na natin gisingin. Ngayong araw, yung nakita ko sa papa mo, sasamahan mo ba siya? Sabi, bibili kayo ng bigas. Layo pa ng binibilan niyo pala nanay dito, ano? Sa Kalabaca po. Sa Kalabaca pa. Okay. Nay, may dala kami yung konting pasalubong dito. No? Para sa inyo, may mga, ano dyan, may mga groceries na pwede nyo, ano pa, may pang merienda, may lutuin, no? Konting blessing lang, konting pasalubong lang na nakabisita kami dito. At kanina nga, before kami dito, sila may pumunta. Ang dami ko nung nakakwentuhan dun sa labas. Na sinasabi nila na yung istorya ng buhay nyo na talagang natutuwa ako kasi kapag umuwi pala yung ate mo dito kahit paano talagang yung blessing din na natatanggap niya eh sinishare niya din. Kapag alam mo Pasko, ganyan. So ano, kumbaga eh kaya pinagpapala din sila kasi ganun lang naman talaga. Recycle lang yan eh. Kung ano yung binibigay sa atin ni God na blessing. I-recycle din natin, ipaikot din naman natin sa iba, di ba? Parang ginagawa natin ganito. So, natuwa ako sa mga kwento ng tao dito. Alam nyo ba na ang gaganda ng kwento ng tao sa inyo dyan? Ang gaganda ng feedback sa inyo ng tao? Talagang niya si Sheila may simula bata yun, nakita daw nila, ganyan na talaga yung ginagawa mo. Sa school ba, hindi ka nakaranas na naglako nun? Sa school po, hindi po. Okay, sa, yung talagang ano yun, paano mo na isuset yung paglalako mo nun? Ano po kasi nung matapa po ako, elementary po ako, yun nga po kasi si mama po nagtitinda-tinda nga po yun sa gilid ng elementary. So pag recess po, pag wala po akong time na papasok, tutulong po ako kay mama para naman po makatulong. Pero yung ibang kapatid mo, ganun din ba ginagawa? Ganun. Pero di ba sabi mo, nagtitlalako ka din ng ano, ng maruya no, ng mga time na yun. Paano yung set nun? Eh, kapag walang pasok o ano? Pag wala din pong pasok kasi di din mapumbawa pagsabay. Okay. Dito ba, ang school ba dito eh? Whole day ba ang pasok o ano? Nung time na nag-aaral kayo? Nung time ko po, po. Whole day talaga yun, ang pasok. Okay. So, anong araw na ba ngayon, Rans? Huwebes. Biyernes, Sabado, Linggo, tatlong araw na lang dito si Sheila May at babalik na siya sa dahit para mag-aral. Sana galingan mo sa pag-aaral ni Sheila May, no? Basta one time, bibisitahin ka na lang namin doon, ano? Na bibisita na lang kami sa school mo at para malaman namin yung status ng pag-aaral mo doon sa ano mo, no? Sana hindi naman mabypass dito yung ate mo sa, kung sakali man may dumating isa itong blessing na to. Sana hindi naman yung parang mabubypass si ate mo na siya kasi nagpapaaral sa inyo. Nakausap mo ba sa ate mo? Anong sabi? Okay naman po. Napanood niya yung video mo, hindi? Napanood. Napanood niya, anong sabi niya sa video mo? Eh, nakaka-proud nga daw po kasi di niya rin naman daw po in-expect yung ganito. Tsaka nung nakwento rin po namin ni mama na baka nga po possible po na mabigyan po ako ng scholar. Yun, ano po, tuwan-tuwa po siya kasi makakaano po sa amin. Makakatulong talaga, no? Yun lang iniisip ko kasi baka mamaya isipin ng ate ni ano mabypass siya na siya yung papaaral. So hindi naman po ganun, ano lang. Baka kayo lang din iniisip namin para kahit paano po makapokus kayo sa family nyo. O kaya yung tulong nyo, bigyan nyo na lang kay nananay dito sa magulang ninyo. Nagsisumikap din naman dito sa Bicol. So yun lang naman yung purpose po namin, wala namang iba. Kaya gusto namin matulungan si Sheila May sa pag-aaral. Sheila May, gusto ko sana marinig sa'yo ngayon. Ano yung gusto mong maibibigay na payo sa mga kabataan na kagaya mo? O, kasi ikaw yung nagbibigay ngayon ng inspiration dun sa mga kabataan na nag-aaral, mga kabataan na nakatambay dyan sa kung saan-saan dyan. Baka mamaya mapanood nila yung masasabi mo, mabago yung mindset nila. Ano pang gusto mong may share mo sa kanila? So yun, bilang isang kabataang nag-aaral po, gusto ko lang ibahagi, i-share sa kanila na hindi po porke mahirap tayo, ganyan, wala tayo. Huwag ang panghihinaan na po tayo ng loob kasi dumating din kami sa point ng ganyan. Kahit yung mga ate ko, nung time na walang-wala kami, nanghihina din sila pero hindi po na na-stop. Hindi po sila na-stop na, yun na magpatuloy kasi parang ano lang po yan tawag dito. Parang hamon lang po yan sa buhay na kung titigil ka talagang wala pong mangyayari. Pero kung dadaanan mo lang yan, lalampasan mo lang yan, may mangyayari at mangyayari sa buhay mo. Pero hindi mo yun magagawa po lang sa atin lang. Kasi sa amin hindi rin po namin magagawa to na sa amin lang. Kasi nasa Lord din po talaga yung lahat-lahat. Sabi nga in God's will, di ba?
kapag kaloob ni God, mangyayari talaga yun. Pero ano rin yun, kumbaga nasa sa atin din yun, kung kapag binigay sa atin yung chance, eh gagrab ba natin o hindi, di ba? Yung opportunity, kapag binigyan tayo ni God ng opportunity na ganito, eh nasa sa atin yun, di ba? Kung gagrab natin yung binigay niya o i-ignorein lang natin, di ba? So yun yung ibig sabihin ni Sheila May, kaya sa mga kabataan na dumadanas ng hirap sa buhay, hindi porke naghihirap kayo ngayon, eh yan na yun. Diyan na mag-i-end yun, matatapos na lang yung buhay nyo ng ganyan, hindi po ganun. Kasi sabi nga, habang may buhay may pag-asa, di ba? Sheila May. Okay. O, may mga nakakadaan din pa pala dito, ibang mga bata. Eh okay lang yun, Toy. Kanta ka lang. Maganda naman yung boses mo. May bahay pa ba dito, Nay? Sa plaza po. May ano. Ah, okay. Sa court? Sa court? Yung dati. Ah, doon ang labas nito? Barangay. Ah, kaya pala may mga bata ka pa. Akala ko, ito na yung pinakandulo. Itong tahanan ninyo. Kanina sila may habang naglalakad kami papunta dito, naisip ko na kahit siguro ako yung anak ni nanay, estudyante, mas gugustuhin ko talaga kapag free time ko, uwi talaga ako dito, eh, di ba? Kasi fresh ko, andito yung freedom, andito yung, ano, yung, kumbaga eh, yung pag-iisip mo talaga eh, ano dito, kung stress ka, mawala dito eh, no? Pagdating pa nga lang namin ni Rance kanina, yung hangin eh, sabi ko, ang sarap dito manirahan. Kaya siguro si Sheila May, mas ginugusto din na umuwi dito kapag ganito. No, Sheila May, okay, si Papa mo pala, ito pa, nakapaglakad pa, no? Kamusta yung nararamdaman ng papa mo? Yun po, kagahapon nga po, nagpunta pa rin siya po ng medic eh, nga po kasi nagpaano po siya sa laboratory po kasi yun nga po, may sumasakit sa katawan nga po niya na lagi niya pong ano. May ipuan na ba ito, nanay? May lagi po siya nagdadaing kaso nga lang, ayun, ngayon niya nararamdaman po na parang di niya na rin kayang tiisin po, kaya nagpa-check na rin po siya sa Medicare. May kawawan mo sa tatay. May iniinom ba? May nirisita sa kanyang gamot? Meron po, kaso sabi daw po sa kanya, eh, kailangan niya pa rin daw pong bumalik ng Monday. Na-x-ray na ba yun, yung likod ng papa mo? Ano? Di ko po. Sige. Di pa, kasi sa tingin ko dyan, dapat may x-ray yung likod ng papa mo. Makita kung anong fracture man yung nagkaroon ng problema. Kasi dapat kung wala yan, eh, wala na yan. Matagal nang wala, di ba? Ibig sabihin na dyan pa rin, baka may na-damage. O ano man, sana wag naman. Kasi parang iniinda ng papa mo yung paggabi, hindi naman. Siya rin po. Kapag gabi, iniinda niya yung sakit. Okay, so mas mainam kasi sa tao yung walang nararamdaman na sakit, di ba? Yan yung laging kahilingan natin. Blessing na nga yun ni God, yung lagi mo sabihin na okay na po, basta ka walang nararamdaman ng sakit yung pamilya namin. Malaking blessing na yun, di ba? So kung marami akong pamilya, naririnig na ganyan kapag tinanong namin, anong blessing yung gusto mo matanggap? Sabihin nila, basta wala pong sakit yung pamilya ko, masaya na po kami na. So ito, yung papa niya, may nararamdaman. Siyempre, alalahanin din niya ng mama nila. Paano pala pag umalis kayo? Dalawa na lang sila dito? Dalawa na lang. Kaya, Likanay, dito ka po na yun. Grabe. Alam niyo, ito yung mahirap sa ano sa pagiging magulang, sa pagiging nanay. Alam naman natin darating at darating. Nung bata, 'di ba, nanay, nung bata sila eh laging kasama niyo, 'di ba? Sa school, pag galing sa school, andito kasama niyo sa gabi. Pero ngayon eh gantong wala nang gantong papasok sila eh dalawa na lang kayo diyan. Ano, inay, nalulungkot din kayo? Nalulungkot nga ako. Parang nakakanibago. Yung pag nandito sila, dami namin, maingay, mga bata pa sila. Tapos, pag alis ng ano nila, biglang lungkot. Nakakalungkot. At saka ang isa dito sa mahirap, alam nyo, yung naiiwan. Okay. Di ba, Nay? Yung sana, kahit saan yan, sa nag-a-abroad o ano man, ang mas masakit din yung naiiwan. Yung umaalis, masakit din yan, pero mas masakit talaga yung naiiwan sa bahay kasi andiyan yung nandito kayo eh masaya tapos biglang wala na, biglang tahimik na, di ba? So yung aalis, marahil yung dadating niya doon, maingay din o ano man, marami siyang mga kaibigan, si nanay yung ano dito. Pero naihanda naman kayo na alam niyo yun, yung darating din naman talaga yung time, parang yung anak niyo may asawa na. Na ito si Sheila May, pag naka successful na sa buhay, pag nag-asawa na may sarili na ding buhay, ready naman kayo sa ganun. Talagang iiwanan talaga nila kami rito. Nangyayari po yun siya. Magkakaroon na rin sila ng kanilang tirahan. Baka itong bahay na ito, ibigay na rin sa amin ng aming mga anak. Sana. Kasi
Eh, ganun talaga yung buhay ng magulang, eh, no? Darating at darating yung oras na wala na, hindi halos di na natin yung time na naibibigay natin ngayon, eh wala na, bawos na talaga yun, hindi na kagaya nung noon kapag may pamilya ka na. Pero ikaw naman sila, may handa ka naman dun. Umot na iya ka. Oh, buwan na rin naman po. Kaso lang ay, syempre po, syempre po, pag dumating na po ako sa point na yun nga po, nakagraduate po ako. Siyempre hindi ko naman po agad iaano yung sarili ko na pagka-graduate, asawa po agad. Siyempre hindi po muna. Gusto ko rin po munang makabawi sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. Kasi bilang bunso po, gusto ko pong bumawi sa kanila. Kasi grabe po rin po yung sakripisyong ang binibigay po nila sa akin. Yeah, kaya lang kasi yung masakit doon, Sheila May, yung alam mo yun, yung time na nasa may pamilya ka na, tapos alam mong mag-isa na lang din yung mama at papa mo. Na wala na silang nakakasama. Yun lang kasi yung masakit sa part ng pagiging anak. Masakit din sa nanay yung paalis na yung anak mo dahil may pamilya na, hindi na madalas nakikita. Yung banding nyo noon eh, wala na, hindi na nagagawa ngayon kasi wala na, may sarili na silang pamilya eh. Pero sa part naman ng pagiging anak, yun din naman yung masakit na alam mong hindi mo na madalas napapansin din yung nanay mo kasi wala, nakapokus ka na sa pamilya eh, ganun talaga. Pero yun naman talagang reality ng buhay. Yung mga magulang, may mga magulang na tanggap yan, may mga magulang din naman na hindi, nahihirapan silang tanggapin, no? Pero si nanay siguro eh, kaya naman nila, pero yun nga, sana pag dumating yung time sila may asawa ka na, nasa pag-uusap niyo mag-asawa yan, no? Sa gantong bakasyon, punta natin si mama, dun tayo sa bahay, di ba? Sa susunod naman, dun tayo sa part mo, sa side mo, ganun, yun nasa pag-uusap naman yun, no? Pero matagal na yan, panahon pa naman yun. Alam ko, matalino ka naman ng bata, alam mo yun. No? Alam ko, naisip mo din naman yan. Okay, so ngayon, Nay, nagpunta lang kami dito para nga ipaalam kay Sheila May yung ano namin, yung plan namin para sa kanya, no? At sana matuloy yung pag-scholar kay Sheila May para nang sa ganun eh, makaluwag-luwag yung kapatid niya. No? Sheila May? Salamat po. Wala po ka naman, Nay. Okay, Sheila May, basta huwag mo bago Sheila May yung pagiging masipag mo at pagmamahal mo sa magulang mo, no? Okay, alam ko naman, ramdaman naman namin na mahal mo si mama. At lalo na bunso ka. Ikaw talaga yung pinakamalapit dyan na ano. Eh, totoo ba na yun? May tatanong lang ako sa'yo. Totoo ba na yun na ang bunso eh, galawin na nung ibang panganay yung iba, huwag lang yung bunso? Ito ba yun? Ewan ko po. Kumbaga eh, si nanay naman siguro pantay-pantay talaga yun. Pantay-pantay po. Pero may mga ganyan kasi na wag mo lang paiyakin yung bunso kasi magagalit talaga sa nanay mo kapag yung bunso yung pinaiyak mo o ano man. Okay. Sheila May, sa ngayon eh, dito na lang muna matapos yung vlog natin, no? Sana makabalik pa kami dito before ka umalis at makapagkwentuhan pa ulit. Ano? Okay. Basta one time eh, dadating na lang kami sa school niyo. No? Nanay, isa ngayon, pupunta muna kami, ha? Salamat. Okay. Pasensya na po kayo sa pasalubong na dala namin. At bigla lang din talaga yung pag-ano namin. Ay, nagpunta si Commander kasi dyan. Sabi ko, edi, pupunta na rin ako dito. No? At baka nandun pa si Sheila May. Sakto nga, nandito pa naman pa. Okay. Sige, Nay, ha? Thank you. Salamat po ulit, Sheila May. Salamat. Okay. God bless sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumubaybay. Salamat sa lahat ng nanood sa vlog natin na ito. Pagpalain po kayo lahat at ingatan kayo ng Panginoon. God bless.